hi guys. So for today's vlog, hindi ko alam kung Shopee vlog ba natin, kung Shopee haul ba natin tong tatawagin o phone case accessory haul. Hindi ko alam. Kasi kaka-upload ko lang kahapon ng Shopee haul, tapos Shopee haul na naman yun. Hindi ko alam. Pero ito, isang seller lang ang ano. Pinag-orderan ko na yung mga item na to. And mabait kasi yung seller na yun. Umorder ako ng 3 items sa kanya. Lahat siya, meron siya lahat connect sa ano, phone case accessories, kasi nga ang in-order ko is 1 case and 2 tempered glass for my 2 phones. So ayun, medyo makapal yung bubble wrap niya, so ilalagay ko na lang yung link ng items sa baba at ilalagay ko rin yung store name kasi sobrang bait ng seller. Pero kung hindi mabait yung seller, hindi ko lalagay yung store name. So anyways, mabait yung seller, ilalagay natin. So medyo nahirapan ako sa pagbubukas, kung makikita nyo naman, medyo nahirapan akong magtanggal ng bubble wrap. So anyways, ano pa bang pwede kong i-share? Ano yan pala, ginamit ko na pinambayad is yung Shopee Pay. Kasi meron akong natira sa GCash, nilagay ko na lang sa Shopee Pay. So anyways, ayan, 3 items siya, talagang balot na balot. Meron pa siyang piece ng box. So yan yung una kong pinili. Ang una kong pinili is itong iPhone 4 or 4S na case. Black pinili ko. Black and red yung choice, pero kasi hate na hate ko ang kulay red. Hindi ko alam kung bakit. Tapos ayan, kasi meron akong kilala eh. Favorite niya color red. Hindi siya nakakatuwa. So, next naman is yung tempered glass. Yan naman, tempered glass na yun is para siya sa iPhone 5S ko. Kung makikita nyo, pinakita ko yun sa vlog kahapon kung nanood kayo. Ayan, binilang ko na rin ng tempered glass kasi sobrang dami ng gasgas niyan. Ayan, yung cellphone. Binalik ko na yung original wallpaper siya. So, anyways, ayan. Fit naman siya sa phone. Is sinubukan kong pindutin yung home button. Hindi naman siya lumalagpas. And okay naman siya sa pakiramdam. Next naman na tempered glass is iPhone 4 or 4S. Applicable din yan sa iPhone 4S. Yan naman gagamitin ko yan yung sa in-unbox natin kahapon sa Shopee. Kung maalala nyo sa Shopee haul, ayan, lalagay ko na siya dyan. Wala kasi siyang tempered glass na kasama. Transparent case lang. Kung alam ko sana nga na meron transparent case, hindi na ako order ng black case. Pero okay din yun kasi nga para mabigyan ng unique look. Yan, tatanggalin muna natin yung back case. Papakita ko na rin dito yung pag-i-install ang tempered glass para medyo humaba naman tong video na to. Kasi kung puro review-review lang, hindi naman na nakakatawa. Isa pa pala sa na-experience ko pala habang naglalagay ako ng ano, ng tempered glass sa cellphone. Ang hirap pala lagyan ng tempered glass kapag color white ang iPhone kasi nagre-reflect yung mga home button, nagre-reflect yung mga holes na nasa screen. Kaya mas madaling ilagay yung kulay black talaga na iPhone 4S. Share lang, share ko lang. It depends naman sa naglalagay. Pero ako talaga nahirapan ako sa paglalagay ng tempered glass sa kulay white na iPhone. Pero sa una, na yung last ko naman na iPhone 4, white din yun. Hindi ako nahirapan kasi naman film pa lang noon. Eh. Hindi pa naman uso ang tempered glass. Hindi ko alam kung sino ba kasi nagpauso ng tempered glass. Pero okay naman. Nababasag nga lang pag tumagal. So, yun nga, bawal ako mabakante. So, kailangan meron akong sinasabi. So, sa paglalagay yan, kailangan swak na swak kasi hindi nyo na pwedeng tanggalin yan. Pero ako tinanggal ko pa rin kasi kailangan kong i-align ng maayos. Basta yun, para ma-minimize yung mga bubbles. Kung itatanong nyo pala, yung tempered glass na yun is 19 pesos lang. Pareho nyo ng presyo yung iPhone 5S tempered glass. 19 pesos lang sila. And yung case naman is, mamecha-check ko na lang. And kung makikita yun, nilift up ko yung tempered glass. Pero ingat-ingat lang guys, kasi baka mabasag nyo, sayang lang binayad nyo. Ang una nyo, para sa akin, napapadali ang ano, paglalagay ng tempered glass kapag inuunan nyo sa home button ng iPhone. Medyo nakaka-cool yun. Tapos yan, dapat i-align nyo sa lahat ng corners. Kasi kapag yan lumagpas sa corners at nilagyan nyo ng phone case, for sure, 100% basag yung tempered glass ng cellphone nyo. And i-slide nila yung sa pinakagitna and ayun na. So anyways, kapag meron palang mga gasgas yung mga cellphone, halimbawa nagasgas yun siya dahil sa hindi kayo maingat, tapos ilagyan ng tempered glass, medyo nababawasan ng gasgas and parang nagiging shiny siya ulit. Ayan, so makikita yung mukhang bagong-bago yung phone. And yan. Meron pala nabibili ng mga ano, mga tempered glass back and front, pero hindi na ako bumili ng back kasi 'di ba para saan pa yung tempered glass sa likod kung lalagyan mo rin naman ang case. So ito na, i-unwrap na natin yung case na black, kung makikita niyo yan. May siya styro sa loob. And lalagay natin. Make sure lang na walang dust. Ganyan ako kapag naglalagay ng phone case, sinisigurado ko na walang dust na may iwan kasi hindi ko na ulit tatanggalin. So yan, kung makikita niyo, naikabit ko na siya.
And ayan na, meron na siyang unique look yung aking iPhone 4, dagdag sa collection. Collection ko siya pero ginagamit ko rin naman siya yan eh. Siguro pocket wifi ko na lang siya. And minsan pang voice over ko rin katulad nito. Kasi okay na okay din ang speaker niya eh. Ay, ang mic. Ang mic niya yan. Punasan natin para kuminis. Ayan. Yan yung back. Maganda sana kung merong hole para makita yung Apple logo. Pero since wala, okay lang. So, ayun. Ang next naman na cellphone is ito ng iPhone 5S ko. Okay sana siya kung malagyan ko lang siya ng SIM card. Pero hindi kasi siya malagyan ng SIM card. Nakalock siya sa T-Mobile. Ayan siya. Matagal ko nang gustong lagyan niya ng tempered glass. Pero masyado kasing mahal yung mga tempered glass online. Kaya ganyan na lang. Medyo hindi din medyo nakakatanggal din ng angas. So, yun nga. Medyo hindi na ako nahirapan dito sa paglalagay ng tempered glass kasi nga color black yung iPhone. Mahirap lang maglagay ng tempered glass kapag color white kasi nga nagre-reflect yung mga buttons. Mahirap i-align lalo na is naka-ring light ako. Siyempre para sa content. Para mabigyan ko na rin kayo kung paano ang tips and tricks kung paano maglagay ng tempered glass. So yun, ipipeel off na natin yung back. Tulad niyan. And i-align nyo siya na ganyan. Medyo nanginginig na yung kamay ko dyan kasi pangalawang install ko na yan ng screen protector is and ayaw ko rin magkamali. Kasi nga sayang yung pera. And ayun, wala akong masabi. Talagang pinapanood ko siya na maayos yung video. And swipe up. So, ayun na. Ito talaga, marami ng gasgas tong iPhone 5S ko. Pero yung pagkalagay ko talaga ng tempered glass na wala talaga yung mga gasgas. Parang nagkaroon ng magic. So, ayan, kung makikita nyo, parang bagong-bago na siya ulit. Ilang years na yan. So, ayan. And nabigyan ulit siya ng another shine look. Kung hindi ko pala tatanong yan, yung phone case yan, yan yung nabili ko nung pumunta kami sa mall. 50 pesos lang yan. Nag-offer nga yung sales lady, sabi niya, ito po, 250. Inayawan ko agad, 250 para sa phone case. Masyado ng tapon ng pera, di ba? Masyado ng sayang yon. Presyo na ng pang-iPad yun, hindi na siya nakakatawa. So, yun lang guys. So, thank you so much for watching this video. So, for more videos like this, just subscribe on this channel. And follow niyo ako sa Instagram at _D_J @DJ. So, thank you so much guys for watching this video.